Good news naman tayo. Ito, balitang local products, mga kapatid. Dahil magkakaroon po ng trade fair ang Department of Trade and Industry. At para sa detalye, atin pumakausap si DTI, Bureau of Domestic Trade Promotions Director, Marivic Bunoan. Ma'am Marivic, magandang hapon po. Hi, Ma'am Marivic. Good afternoon. Welcome to our show, ma'am. Kung kayo po, Julius papipiliin. Ma'am. Yes. Ay, sama namin kayo, ha? Sasama namin kayo, ma'am. Ililigtas niya, ma'am. Siyempre, mga anak. Ayan. Yeah, o, ma'am, bakit? Inaisip po si ma'am. Hirap na tanong, na? Siyempre, para mabigyan naman sila ng pag-asa. May pagkatataon na mabuhay. Ganoon naman ang sagot, di ba lagi? Tama, but anyway, ma'am, let's talk about yung ano, DTI event. Ano po ba itong event? Thank you for having us. Yeah, welcome, and Tintin. And siyempre, good afternoon. And good afternoon to all na nakatutok ngayon sa iyong programa. Apa. Sa pamilyang Jujus and Tintin. Para sa pamilyang Pilipino. At siyempre, magandang hapon din sa aking mga exhibitor. Oo, na ipapakilala niyo sa amin. Sila ang dalawa sa mga 257 exhibitors sa magaganap na National Trade Fair sa August 23 to 27 sa SM Mega Mall. Si Michelle po at saka si Luis. Hi, Michelle. Hi, Luis. Ano mga produkto mo, Michelle? Kami naman po, ako po ang representative ng Kadat Leatherworks. Mm-hmm. Bali, meron po kaming textile na dinedevelop na gawa po sa damo. Ay, gawa sa damo. May, ano ka dyan? Meron po kami sample. Patingin na gawa sa damong textile. Sa damo. Usually kasi, ang textile ay gawa sa iba't ibang fabric, di ba? May pinya, may ano, may habi, di ba? Yung woven. Mm-mm. Woven, pero yan, damo. Anong klaseng damo, Michelle? Secret po. Pero hindi imported to. Mga local na damo to. Mukhang local leather. Local na damo. Nakikita lang natin to. Ayan ay nausang vegan leather na sinasabi. Yes, no? Kasi po. Ito po is 100% leather. Ay, 100% damo. Plant-based. Oh, yan. Wala po siyang, plastic. No plastic. Oh, yan. Nauso to pa po ngayon ni kasi consciousness ng sa environment. Kasi ang na vegan leather. Ang daming problema ngayon, mga plastic pollution. Correct. Galing ano? Oh. Para sa baka. Pero ito, hindi ka napapatay ng baka para pagka-leather. May malaki rin. May malaki din po kami. Ay, ang galing ah. Oh. Paano ka napasok sa ganitong business, Michelle? Actually po, yung father ko po yung nakapag-invent niyan. Ah, okay. What year nag-start? Kasi parang recently lang yung vegan. Sige, upo ka muna, Michelle. Hindi ka marinig sa microphone. Sige. Father mo started this at what year? I guess almost 9 years na po siya. 9 years. Ngayon. Mm-hmm. And nag-start po kasi siya na nagde-develop po siya ng charcoal na made of grass din. But by accident po, na-discover niya na pwede rin pala itong gawing leather-like material. Aksidente lang po. Uh-huh. Kasi, syempre po, during the research and development, pina-check niya po sa chemist kung ano po ba yung properties po nung mga grass na ginagamit niya. And then, yun po, nalaman niya na pwede pala itong gawing mga handcrafted na materials. Matibay ba to? Opo. Ah, tatagal din, lasting din 'yan. Yes po. Hindi ba 'yan parang magbabakbak? Hindi pag mainit ang panahon, hindi. Hindi naman po. Kasi po yung paggawa po namin is meron po talaga kami molde. So hindi lang po siya manipis na na parang ilalatag mo lang. Oo. So dapat ilayo sa kambing saka sa baka. Baka inin. Maamoy niya. Maamoy daw. Serious valid question. Mm. Ito ba pag ganitong form na hindi na nila maamoy at iisipin pagkain? Mga hindi ko lang kambing. Po sure. Hindi pa po namin natetest. Try natin mamaya. Punta tayo sa likod. May baka doon. Pero yan po, since wala po talaga siyang plastic na component, biodegradable po siya. Biodegradable. Environment friendly. Ang maganda. Kasi yun na naging problema natin. Yes. Kaya yung mga big companies, whether clothing companies or yan, nagtitinda ng shoes, nagtitinda ng bag, they're very conscious of that anymore. Eh. Imbis na itapon ng mga tao, ang ginagawa nila, ibalik nyo sa amin sa store namin. Yes. Parang ganun, di ba? Yes, bahala kami how to recycle it. Parang ganun. Return it to us kasi mas may alam sila kung paano either i-upcycle or ano. Para ito, maganda naman dyan pag matagal na siya sa environment, let's say sa landfill. Landfill pala, biodegradable siya kasi and namo. Kung sakali din po na, for example, na damage po, no, pwede po naming i-repair. Merong repair service. Yes. Magkano naman yung mga ganyan? Ayan, price range. Yung mga bag. Paki-show and tell. Mag-sample po tayo na
This okay, one po, sling bag po, is 2,500 only. Okay. 2,500. Ang sling bag. Yes po. Yung nasa harap mo, sige, dalawang yan. Yan ang nakikita sa camera. Ito po is 1,100. 1,100. Next. The bigger bag. The yeah. bigger bag. Ito po kasi is pina-design namin sa ibang tao. So, nagre-range po siya ng mga 5,000 and up. Ayan, may designer na. May designer okay. na po kasi siya. Okay, next. And then, ito naman po, mga around 1,100. Ano yan? Ano siya? Laptop sleeve po. Ayun, tama. Lalagay mo yung laptop. Alam mo, may suggestion ako. Next. Yes. Pag minodernize mo yan, lagyan mo ng ano, nakasulat, 100% grass. Hey, di ba? Ganun na mga uso ngayon, di ba? Yung mga Virgil Abloh design. Ganun nilalagay talaga nila. Nila kung, bag. Ano, so. Pero hindi to 100% grass eh. May ganun lang, grass. Made of grass. Or vegan leather. Na? Uh-huh. Or vegan. Proudly okay. Philippine-made vegan leather. Yes. Next, tapusin natin muna, babe. Go. Ano? Michelle? Ano pa iba? Yung bike. Yung iba, Michelle. Abot mo ba? Yung mga maliliit. Yung mga maliliit. Yan. Okay. Ito po is 350 card holder po siya. Yan, maganda yan. Yes. Okay, that's... So, ito po mga around 450 po. Coin purse. Next. Ano pa ba ang hindi ko na... Ito po, halos save lang po nito. Mga 1,100 lang. 1,000. Magandang panregalo. Pasko na guys, alam nyo na. O si ano naman, si Mang Luis. Mang Luis Agaid Jr. Kay Mang Luis. Ano po ang inyong mga produkto, sir? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-invite po sa amin, lalo na po sa Welcome po kayo. Okay ba si Mang Luis sa mic? Lapit ba siya? Lapit kong konti, Mang Luis, para manatik ka mabuti. Okay, Mang Luis, mamaya kakanta kayo, ha? Yes po, ma'am. Ang aming product po ay ito po, yung natural dye, yung pang-tina kulay. Ay, pang-dye. Nang ano po? Nang ito po yung nanggagaling sa mga bark, sa mga seeds, bark, mga leaves ng kahoy. Pinoduce po natin ito sa tulong po ng Philippine Textile Research. Ito po yung mga form. Ito yung mga dinay nyo? Yung mga yan yung powdered opo. Form ng dye. Ito po yung ating mga woven product, yung ating mga damit. Mm-hmm. Woven, ginawa na rin na ating damit. Ano yan? Handmade po handmade lahat. Handmade? At saka hand-embroidered. Hand-embroidered. Ganda ng workmanship. Kayo po mismo gumawa niyan? Bali, community. Community. Binibenta rin po yan, ibibenta rin po sa trade fair. Yes po. Mga magkano naman po yan? Bali, 3,000 pesos. Hoy, okay na. For the effort, no? Oh, pero sa Artefino, baka 25,000 yan. Napakamahal. Ay, isa po. Ito po yung mga pants na binilangin namin dyan sa factory overrun. Ginawa din namin. In-embroidery namin. Ay, ang ganda. Mabubuha ka dyan, ganda niya. Yes, may charis din namin at idadala lang namin dito sa fashion ngayon. Ayan, magkano naman po yan? Kung narin, may bazaar tayo on air, online. One time, ma'am. Live selling, ha? 1,500 1,500 Okay. Mine! Minay na. Mine yan, pati yung isa, maganda. At saka, ito yung tinatawag namin, ito po yung, ano namin, yung traditional cloth po namin na re-revive po. Oh, when you say namin, ano po, from a tribe, a particular yes, tribe? At, opo. Ano kasi pong tribo? Itnig, Ilaud tribe. Itnig. Saan pong region? Province po ng Agraman. Cordillera. So ano pong binago nyo dyan? Bali yung re-revive lang namin. Ni-revive? Yung embroidery na sinauna. Wow! At handmade din po? Yes po, ma'am. Dinala wow, natin sa ngayon. Wow, may history to pa po. Ano yan? Pwede hong tahiin yan? Gawin damit? Ganon? Yes pwede. Po, ma'am. Yes. Pwedeng palda pa po, pwedeng ano, scarf, pantalon. Scarf, oo, tama, scarf. Galing. Pwedeng pan-table din, di? Yes, pwede rin po, ma'am, pwede. Pwedeng blanket? Yes, pwedeng blanket. Oo, ano pa po? Multiple. Ilabas na po natin tayo lahat. Naka-excite naman itong mga produkto at mo. At kinuha ko na po yung wallet ni Julius, di niya alam. Ito po yung pinaka, ano sa amin, ito po yung inaalok namin sa weaving. Ay, ano po yan? Industry sa buong Pilipinas. Ay, ito po yung tinulayan. Dye yarn. Pero cotton ba yan? Cotton 100% cotton galing sa Panoblex po ito. Tapos, na tinulayan po namin. Opo. Na pwede nating ibenta doon sa mga weaving industry dito sa Pilipinas. Para mabago naman yung ano natin. Ano po ang ano? Bali, 50 yards po ito, ma'am. 50 yards na gagawing either damit, gano'n? Yes po, ma'am. 50 yards na pa, i-weave po siya, magiging tela na po siya. Ah, ganun. Pang-weave. Pero yan, kinulayan nyo na. Kinulayan. Yung nga ng mga dye ninyo. Ang galing, interesting. Pwede paabot, ano, Michelle? O sige, habang inaabot po yan,
Magbabalik po kami dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga ano talento ng mga Pinoy sa pagbalik ko ng Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipina. Si Ma'am Maribel Calatago. Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Nakaka-impress naman ito mga puro rito, Ma'am Maribel. So marami pa tayong makikita doon sa inyong trade fair. Ay, opo po. Yes. Marami. Christmas decor, metal crafts, basket crafts. May pagkain din. Oo. Kasi pinagsama-sama na nga yung mga exhibitors ng food. Normally, meron kaming dedicated food fair for food manufacturers. Pero dito, pinagsama yung mga manufacturers ng furniture, damit, mga accessories, metal craft, bamboo craft, holiday decor, personal care, mga made of virgin coconut oil. So all Filipino to? Oh, all Filipino all products? All Filipino. Oh, oh. Kaya let's buy local. Go green. go local green. And go green. Oh, oh. Excited ako doon sa holiday. Ano? Ano mga makikita ng pandekorasyon sa Christmas doon? At yung mga, ano po, mga galing sa Rizal. Uh-huh. Actually, mga bago daw ang gagawin nila. So, hindi pa namin nakikita. Ah, surprise, oo, dapat nga kasama sila ngayon sa interview. Mga ginagawa pa. Ginagawa pa. Tapos, pag may mga taga-ibang bansa, mm-hmm, usually ba sa ganitong trade fair, nagpe-place na sila ng bulto-bultong orders? Oo. Pero ang biggest, syempre ang biggest sa buyers natin, sinang balikbayan handicrafts, kultura. Yeah. Oh, ah, buyer niyo ang kultura. Oh, napakalaking company ng kultura. Under SM yan eh, di ba? Ah, it's good na sinisuportan pala sila ng kultura, Pabo. Pati si Rustans din. Oh, lahat nice, sila. Nice, they really buy local. Lalo ngayon si Rustans has a sustainability. Nasa fifth floor ata nila. Sustainability pavilion. Nice. So, mga clients din namin are contributing to yung kanilang collections. Pero sa event na to, ma'am, for sale yung mga makikita nila. Ay, opo. Oh. At saka mura, talagang abot kamay kasi nga diretso ka sa manufacturer. Yeah. Ay, ibang presyo. Kasi sa supplier mismo, manufacturer. Oh, oh. Like si Michelle, pamilya nila, manufacturer. Si Ma'am Luis, di ba? Tama si Ma'am, eh, pag sa iba yan, iba na presyo. Iba na. Iba na mga presyo. Mga na yun, mga 7,000 o 10,000. Sa mga nanonood sa atin, no? Sa abroad. Yeah, tama. Marami kasi mga negosyante Pilipino correct, ngayon, no, sa abroad. Yeah. Pwede silang magpadala ng kanilang mga ano, mga representative. Yes, para maghanap ng mga produktong pwede nilang ibenta sa abroad. O irigalo. Kasi gustong-gusto ng mga foreigners. Tama. Isi-ship. Do you ship? Do you ship abroad? Yes po. Oo. Ano po yun, ma'am? Tsaka hybrid po yung ating show. May physical show sa SM Mega Mall. Pero all the exhibitors are in the catalog na online. Online. And some of them are also featured with Lazada. Kasi meron kaming partnership with Lazada. Ay, very good. Mm-hmm. Para hindi naman puro made in China ang nandun. Kasi di ba? Dapat marami dun, ganyan talaga, ma'am. Anong keyword para hanapin pag ganyan? Pag mga local products? National... Ano ba yung hashtag namin? Sa Lazada. Ang bawa, ito, punta ako sa app ko. Anong keyword para sa'yo, Michelle? Siyempre, naghahanap yung tao, di ba? Yes, legal po. Leather, anong keyword? Yes po, pero hindi pa po kasi kami nagbebenta sa Shopee and Lazada. Wala. Okay, okay. Sa inyo po, Mang Luis. Sa page po namin. Sa FB page. Yes. Sabihin nyo sa amin, ma'am, kung ano yung mga sino-sino sa mga 200 plus exhibitors nyo ang available din sa mga online platforms. Oh, sige, ano ko, wala lang sa aking para, list. Diba, managahanap, alam nila na available din. Ano pa po, mamang, pero mas sure malaman po, doon na lang sa Sisidlan. Sisidlan, doon sa BDTP Facebook. Ah, Facebook. Oo, doon namin ilalagay lahat. Sisidlan, ayun. Oh. Ano pa po, na-mention nyo na lahat? Mga halaman, meron ba dyan? Halaman pa po. May nagsipa ko sa halaman. Pwede sa labas. Marami talaga yung mga tsokolate as usual. Kasi it was meant for the Christmas shopping, na early Christmas shopping. Oh, yeah. So may mga food as gifts. Mga hot chocolate. Mga coconut-based so anything products. Anything that you see there, you can use as gifts for Christmas. No? Like itong mga bags na to ni Michelle. Meron ba kayong physical store? Oo nga. Right now po, binebenta po namin yung mga products namin sa Sphere of Nature po sa Lucban, Quezon.
Bali, farm resort po siya. And then, yes po, kasi dun po talaga namin minamanufacture yung products namin. And then, kapag po may mga trade fairs ang DTI, dun po kami nakakapagbenta dito sa Manila. Pero may mga clients na kayo na direktang kumukuha sa inyo? Yes po, meron po. Saan dinadala? Iba-iba po. May mga abroad din? Yes po, meron. Recently po, meron po kaming friend na from Canada po. Nagbebenta siya po? Yes po. Gumakuha rin kayo ng mga shoes? Right now po hindi, kasi nililimit pa lang po namin production namin sa small items kasi yun po yung mabenta. Oh, alin dyan ang mga pinakamabenta? This one po. Very cute. Yes, coin purse po siya. What can you put very there? Coins? Like, pwede po lipstick, ayan, pwede po yung mga eye drops, pwede rin po ring. Eye drops, lipstick, so small items. Ayan, yan. Ang paliwanag, babe? Kadat, tama? Kadat po. Crafted, can be used. For everything from wallets to bags. Yung kadat, ano yung sa'yo yung kadat? Ang kadat po kasi is a gaddang term. Kung familiar po kayo sa mga dialects na Ilocano, Ibanag, meron din po kasing gaddang. So, sa gaddang po, ang ibig sabihin ng kadat ay kadat. Grass. Yeah. Damo. Yes. Kadat. Yes po, kasi yung damo. Founder po ay meron dugong gaddang. Taga Northern Luzon din po kasi siya. Uh-oh. Kagaya po ni Sir. Yes, uh-oh. Tama. Ganda. Balik lang kay ano kay Kuya Luis. Oo. Kay Luis, paano po nakakatulong sa mga pamilya itong negosyo niyo po? Bali ito po mang product po ng community. Kami na rin po yung nagtutulungan kung ano po yung mabenta namin. Yeah. Kung ano yung trabaho mo, yun po ibabalik namin sa iyo. Yun po, ganun po yung... Giving back, no? Curious lang ako, involved ba dito yung mga kabataan para po hindi namamatay yung kultura ng paghahabi? Ini-involve nyo ba yung mga kabataan? Yes po, ma'am, yes po. Very good. Oh. Actually, yung mga kabataan, sila na rin po yung nagpo-force ngayon na nagpo-force nito. Dahil ito po'y ini-partner na rin po natin yung traditional culture doon sa Department of Education. Nag-umpisa na po sa amin. Inadap na po ng Department of yung natural dyeing, yung weaving, yung embroidery, traditional arts. Yeah, kamusta po yung industriyang ito, Mang Luis? Sa akin, sir, sa aking paniniwala, ayos naman, sir, at lalong-lalo pang yayabong siguro ito dahil yung mga ipa-partnership po namin, like kagaya po ni ma'am, na kailangan niya ng natural na kulay para sa kanyang yes, product. Tama. Sa kanyang product. Yan yung mga tabik namin. Yung mga weaving. Yung mga dye nyo, tapos yung sayo. Pwede, no? Pagkatapos yung mga weaving industry, ito naman yung product namin. Pwede namin i-partnership din. Ang mga weavers po natin, may mga bata ho ba? Mga bagong generation meron, na mga weavers? Meron na rin po, sir. Mga 12 years old, inumpisaan po na po. Ayun po, it's not gonna die. I-expose yung industry na to, no? Saka imagine 12 years old, nag-hobby. School education na pa namin. Ganda. Ano pa ibang products mo dyan na hindi mo pa napapakita, Mang Luis? Pakita natin. Luis, ang dami yung inilabas sa inyo. Ano ba yun? Isang po, iba-iba po. Yan, ano po yan? Ang pitch na yan? Parang terno. Ito po yung Pilipinya na open po siya. Ah, parang best time. Pang-tap, ganda. Okay, pwede mo tanggalin, no? Oo, pampatong lang pa. Pampatong pa. Nakita niyan. Ganda, no? Ito. Ay, tatatun ako, may pagka-purple. Mukhang mamamakyo ka dyan, mamu. Pagkatapos itong interview natin, ha? Ayan, iniwan ko yung ATM sa bahay. Ayan, ganda. Ganda, vest type din, no? Ganda. Ito yung, yung mga nanonood niya, imayin nyo na, puntahan nyo si Kuya Luis sa booth niya, ha? Sa opo. SMX ho. Oh, ito, ay, ang ganda nito. Ganda. Oh my gosh, ang ganda nito. Ano naman to? Parang ano to? Isa pakita niyo sa camera, kuya. Parang coat. Coat po, sir. Coat kuya, magkano yan? Pambatong talaga. Wala mga panlalaki dyan? Magkano, kuya? Bali, ito po yung ano sir, mix po na ano namin. Meron po panlalaki. Kuya, magkano yun yung pink? Ayan. 3-5 lang. Parang Inabel, yan talaga ang range, no? 3-5. Yan. Baka panlalaki to. Parang Inabel yan. Ito pa po. Ano ba to? Ayan, coat. Coat. Sige, pakita niyo po. Mukha akong sultan yan, ha? Royalty ka na yan, papo. Makakala, sultan of, something. Sultan of your island. Oh. Ano pa po? Ng Pilipinas. Oh. Yan, para nakikita ng mga tao. Yan na. Ganda, mga purple, multi-way no? Ba yan? Maganda pag multi-way, di ba? Ang daming magagawa. Ayan. Pwede na mag-model si Kuya Luis. Ito po. Ayan po, magkano yung scarf na yan?
One, two, ma'am. Makikita mo kasi, Ma'am Louis. Parang may bazar na tayo dito. Pati sa mga boys, binibili rin itong scarf. Eh. Diba? Oh, pwede yan. Unisex yan, yung scarf na yan. Tapos, paano pong packaging yan pag bumili sa inyo para kaaya-ayang irigalo? May ano ba yan? Parang presentation? Yes po naman, ma'am. Merong parang ano, weave ba? Ano, paano? Paano? Sa nakalagay? Bali nakalagay po sa plastic na siya pag ano. Ah, akala ko naka-rolyo, tas merong tweed, mga ganyan. Eh, wala pa sa packaging, ma'am. Kasi okay. Nag-uunahan kasi yung mga reseller na pumapasok sa amin. Opo. Ayun. Kasi pag ni-resell yan, di lang, iba na presyo. Di lang doble yan. Grabe. Yes po. Kaya sabi ko, inlinalapit ko na mismo sa mga tao para... Mang Luis, paano ka kukontakin? Meron ka bang Facebook page? Bali, meron kaming Facebook page, yung Revival Dye, at saka yung aming page, yung Itnag Treasures Dream, at saka Itnag Ilaod Heritage. Saka, mahirap yata ang ano yun. Mahirap ispilingin sa Facebook. Ano yung unang-una? Yung una, medyo madali. Revival Dye. Ayun. Revival Dye. Do not let the dye die. Revival Dye. D-Y-E. Okay, what about you, Michelle? Ayun, nakita ko na. Meron din po kaming Facebook page. Ang name po ng Facebook page namin is Kadat Handcrafted Leather. Okay, Kadat as in C. C-A-D-D-A-T, no? Yes po. Kadat. Ito po, Revival Dye, no? Yes po, ma'am. Oh, tapos isa naman Kadat. Ay... Kadat. Kadat. Kailangan magkadugsong yung D and D. Kadat. Ayun. So, puntahan nyo sa kanilang Facebook page. Isa lang Facebook page siya. Yes Kadat po. Kadat lang hanapin. Isa lang po. Meron din po kami sa IG, same name lang po. Okay. Ma'am, invite nyo yung mga viewers natin dito sa inyong event. Inaanyayahan po namin kayong lahat na mag-shopping sa National Trade Fair. Magaganap po sa August 23 to 27 sa SM Mega Mall. Nandun po kami sa Building B sa 5th floor, Mega Trade Halls. So, let's buy local. Go local, bring your wallet. At syempre, bring your eco bag. Siya, meron naman dyan mga online payment, no? Yeah. You accept digital wallet payments, Paymaya. Very advanced na po sila. May, yan, sari, diba? May Gcash sila, Paymaya. Paymaya. Tapos may ATM sa tabi ng SMX. Sa labas na sa may gate. Pre-admission, ma'am, ha? Pre-admission to. Free po. At saka yung Facebook, para ma-check nyo po yung mga exhibitors natin. BDTP Facebook. So, B as in boy, D, dog, T, Tomas. Tango. BDT. B as in Pasko. BDTP Facebook page. Ayan. Makikita nyo yung... Ang petsa ho natin ay August 23. Yes. Tama, up to... 27. Sa... Wednesday to SM Mega Trade Hall. 1 to 3. Mega Mall po ito, Mega Mall. Bukas po siya ng 10 a.m. hanggang 9 p.m. Fifth floor. So, kayo dyan. Sweldo ba to? Best deals. Sweldo ba to? Thank you, Mama Rivik. Thank you sa inyo, ha? Thank you so much, ha? Mabuhay. At pray namin na marami ang pumunta dyan at bumili at tumangkilik po sa mga produkto ng Pilipino. Let's buy local. Baka may gusto pa kayong i-announce. Michelle, Luis, wala na? Papatiin kayo? Wala kayo siya shout-out? Wala kayo siya shout-out? Shout-out doon sa mga friends natin dyan sa abroad. Yun. Ito na po yung hinihintay natin. Andyan na po yung trade fair natin dito sa Pilipinas. Punta pa kayo sa Pilipinas para makuha nyo na yung mga order nyo sa amin. Yun. Thank you. Pupunta talaga mag-biyahe, ha? Mang Luis, ha? Talaga ni Ka-Luis, Michelle. Okay. Shout out din po sa mga kaibigan at kamag-anak namin sa Lokban Quezon, dito po sa Manila, specifically sa Kainta po, at saka po sa mga taga Kawayan Isabela po. Yes po. Lokban Longganisa. May hab-hab. May parang pula-pula, yung may color Lokban. Na pula. Yes po. Lokban, no? Yung may pag mga piyesta, di ba? Pahiyas Festival. Ay, nalala ko doon yung hab-hab. Yes, of course. Kamay ni Jesus. Hab-hab-hab, di ba? Yes. Saka yung pahiyas yun, yung mga binubuksan nila yung pintuan nila. Yes po, pwede po kayong pumasok. Makapiesta, yes po. Pasok pa lang, kapakikain. Wala pang pandemic. Yung mga shoppers naman, may cafeteria po kami. So, talagang local coffee. Tapos may mga kakanin.
Ay, ang ganda. Oh, wow. Dapat papunta tayo dyan. 10 a.m. pagbukas sa Panginoon. Natin si Ma'am Marivic. Pagbukas sa Panginoon. Para pagkapihin tayo doon. 10 a.m. May show pa pala kami ni Chinkitan ng 10 to 11 a.m. Ayan, thank you. Thank you, Ma'am. Thank you din po. Baka may gusto kayo shoutout. Matagal-DTI. Tayo sa National Trade Fair. Ayan. Okay, free admission na, free admission, tandaan niyo, free admission. Libre yan. Okay, mamaya magbabalik po kami dahil marami po mga nag-message dito na babasahin natin yung ilan sa kanila mga message sa pagbabalik po ng Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino.